Hello guys, welcome to CJMG Vlog, and today's video ituturo ko sa inyo kung paano ba magbayad ng electric bill or power bill sa MLOWelier. So ayan, let's start! So first step is pumunta sa malapit na branch ng MLOWelier sa inyong lugar, at saka guys, pasok lang kayo sa loob at saka proceed kayo sa teller or counter. So ayun guys, pag nasa teller or counter na kayo, maghingi lang kayo ng form para sa pagbayad ng bill sa staff. Then pag nakahingi na kayo ng form, pwede nyo nang fill outan. So ito yung example ng form guys, for bill payment. So yan sa pinaka first na fill outan nyo guys, nakalagay dyan is ang company name. So sa company name guys, ilagay nyo lang is Socotico. Then next is account name, is ilagay nyo lang yung account na naka-registered sa Socotico. So sa next guys is account number. Yung account number guys is makikita nyo yan sa pinakataas sa ano, yung sa billing form. Billing ba yun? Billing na galing sa Socotico na binigay sa inyo or hinatid sa inyong bahay. Then next guys is customer cell phone number. Ano nyo lang, ilagay nyo lang yung cellphone number ninyo. Then, yung other details, wag na. Then, pinakababa is amount. Kung, amount is kung magkano yung billing na iyong babayaran. So, after mong mag-fill out, guys, is pumunta ulit sa counter or sa tailor para magbayad na. So, sa pagpunta mo, is ibigay mo lang yung form na natapos mo ng fill outan, at saka dalhin mo na din yung bill. Ibigay mo na kasi i-correct nila guys kung tama ba yung isunulat mo sa form. So, di ba ang bilis? Ganun lang siya kabilis guys. So, no need na pumunta sa office or sa main office ng ano, Socotico. Di ba? Less pagod, less pila, ganun. Pero may charge siya guys, 10 pesos lang naman. Pero guys, applicable lang to guys ha, para sa mga hindi pa umabot sa kanilang due date sa pagbayad. So pag nasobrahan ka kasi sa due date is bawal na. So kailangan sa main office na. So yun lang guys. Bye bye bye. Thank you for watching and don't forget to subscribe.